episode. And if you want to view our previous episodes, you can go to our official Facebook page at the Intramuros Administration or to our official YouTube channel. Our guest speaker for today is Xiao Chua, who will be telling us about Fort Santiago in the context of our national history. Now, let me call on the administrator of Intramuros, who will introduce for us today our guest. Good afternoon, everyone, and we welcome you again to the newest session of the Intramuros Learning Session. We have a very special guest. He's a celebrity in his own right, Michael Charleston Xiao Briones Chua. He teaches history at the De La Salle University of Manila. He is a BA and MA History graduate, anthropology candidate, a PhD in UP Diliman. He's a well-known author of many books, the most popular of which was Ang Unang Pangulo and Ang Bayani Biographies. He has also published and has written various refereed academic journals in the country. He is an original bottom liner in the bottom line show of Mr. Boy Abunda of ABS-CBN. He's a historical consultant of History with Lord, TV5. He is also involved in the teleseries Katipunan and Ilustrado of GMA7. He's the creator of Xiao Time, a segment of PTV Channel 4. And he also writes in his spare time, I hope, for Abante Sunday and the Manila Times as well. So he's one of our most active historians on Philippine TV and media, and he is a regular visitor of Intramuros, being students and tourists since 2005. So we are very pleased to welcome you, Professor Xiao Chua, for today's session. Thank you. Makasaysayang araw po, Sir Guillier, at sa lahat po ng ating mga nakikinig. It's Xiao time. Sir Guillier, thank you. It was such a great honor to be introduced by you. So, sige, simulan na natin yung ating kwentuhan. Ang gagawin nating kwentuhan ay pagkukwentuhan sa pamamagitan ng mga litrato. Basically, it's not very much little details about Fort Santiago, although we'll try to do something also like that. But it's really more of the focus is, kung pupunta ka sa Fort Santiago, ano ang iyong ikukwento na grand idea? No, kasi you can talk about a lot of details pero wala kang grand idea. So kailangan may meron kang grand idea when you talk about a certain place. Kasi nga ang kasaysayan ay hindi lang mga facts yan. Yan ay mga salaysay, sabi nga ni Seius Salazar na may saysay. Kaya muli, maraming salamat sa Intramuros Learning Session. Salamat po. Susunod na larawan. Next. Next. Oh, thank you. So, I also, yan, please subscribe to my YouTube. And if you have questions, I have a Facebook. Please follow that. IG, Twitter. And my websites are for the teachers, xiaochua.net and bangkanixiao.wordpress.com. Okay, I also would like to dedicate this webinar to the Vic Torres, who used to be the researcher and historian of Intramuros Administration. He's one of the foremost Intramuros experts who wrote a tour guide, a very beautiful tour book, Ciudad Morada, which will be published once again in another form by Vibal Publishing. So thank you, Dr. Vic Torres, sa Jose Victor Torres, sa iyong ambag sa kasaysayan ng bansa at sa kasaysayan ng Maynila, no? Happy birthday. Also, yan, yes, Ciudad Morada. Also, I would like to, you know, credit some of the historians of Intramuros, former administrator Jaime Laya, Chita Gatbonton. Yeah, next. Yeah, and they wrote the book Intramuros of Memory, which was also edited by Vic Torres recently. And then, of course, Nick Joaquin. Nick Joaquin, whose book Manila My Manila is Yorne's favorite book, history book, and nakakatuwa kasi he also wrote a monograph on Intramuros, his collections of essays, at talagang napakaganda. Makikita mo yung kanyang pagmamahal sa Intramuros, the old Intramuros of the Spanish era. Okay, so
of course, this is about history, but it's a personal story also. In 1994, before that, I used to read Fort Santiago in the books. My mother was aware of that. So, sila ng tita ko, one day in 1994, I think that was October, dinala nila ako sa Fort Santiago. So, that was the very first visit that I had. And I was so fascinated to see kung ano yung nakikita ko sa libro, yun din yung nasa pictures. Yung nasa pictures nakita ko sa libro, nakita ko ng personal. And then, of course, eventually, next slide, makikita nyo na bumisita ulit ako sa Intramuros eventually in other times. And ito yung isa sa pinaka nakakatuwang gawin ano, kapag ka pupunta ka sa Intramuros. Talagang ano, dahil napaka-special niya sa akin, dinadala ko talaga yung mga nililigawan ko, ganun. Kaya kayo kapag ka, ano, gusto nyong magkaroon ng girlfriend, baka pwede kayong ano, pwede kayong matuto ng history, tapos ituro nyo sila sa Intramuros. Siya na ang galawang historiador. No? So, special siya sa akin. Eventually, nung nagturo na ako, naging tour guide ako. Alam mo yung bata ako, lagi kong nakikita yung sarili ko reading those materials of the Intramuros administration, which was apparently were made by Vic Torres. I did not know at that time. I was 10 years old, no? 12 years old, 11 years old. But I was reading those materials and I said, I wanted to tour people here. I wanted to go around, then I wanted to bring people here. So eventually, yun na nga, nung ako'y naging teacher, yung racket ko to augment my, you know, my whatever income that I have, ay naggumagawa ako ng tour for students and tourists. No? At ito, makita nyo nga, rain or shine, tuloy-tuloy lang ang trabaho natin. Okay. I would like to talk about first the framework. Gerard Lico, who wrote Edifice Complex, made a very beautiful analogy on how infrastructure ay sa totoo lang ginagawang parang yung infrastructure natin ay parang ginagawang symbols of power ng mga kung sino man ang namumuno. So, nung panahon ni Imelda, syempre, alam nyo na yung panahon ng mga edifice complex, mga CCP, no, ay ginamit yung mga paggawa ng infrastructure, architecture, para ipakita ang kapangyarihan. Ito rin ang ginawa noon ng mga Espanyol. And I'd like to go to Michel Foucault's, di ba? Sabi ni Gerald Lico, go to Michel Foucault's panopticonism. No? Yung parang sa bilibid, di ba? May makikita kang tore noon, yun yung panopticon. Na parang yung structure na yun, ay looming, large, nakikita niya yung paligid na parang ang feeling mo pag nakatayo ka malapit sa panopticon, ay yun ang natatakot ka kasi may kapangyarihan that you felt that you're being watched. And in many ways, this was the role of Intramuros before during the time of the Spaniards. But, you know, we always talk about Intramuros as Spanish. Sabi nga ni Nick Joaquin, people are saying, why are we going to restore Intramuros after the war? There's supposed to be nationalism. Bakit Spanish era ang iyong gustong i-restore? But, you know, yun na nga, people are always saying Intramuros is about Spanish period, which is not the case. I was once a tour guide of what we call yung sa may, what is this? Hero Square. No? Hero Square. At sa Hero Square, meron kaming act doon na dalawang komedyante na nagkukwento na ang Intramuros or Fort Santiago, the place, no, was actually where the rise and fall and the rise and fall and the rise and fall again of the Filipino people and the Filipino nation. Ay doon mo pwedeng masabi. And that's why this is also the reason why, aside from the Luneta, I believe that Fort Santiago is the number two tourist destination for historical tourism ng Maynila. No? Parang hindi pwedeng hindi mo sila idadaan sa Fort Santiago kung sila ay mga foreign tourists. If you're foreign tourist, imposible hindi ka pupunta sa Fort Santiago. So, that's why kailangan makita natin na hindi lang facts o kung ano-anong mga information ang pwede nating makuha sa Fort Santiago, makikita din natin dito ang kwento ng ating bayan, ang kwento ng Pilipino. So, makikita nyo dyan sa slide na yan, yan ang artist tradition ng kuta ni Raja Sulaiman. Ang
Kingdom of Maynila. Alam natin ang Maynila ay nagmula, next slide, sa pangalang Nila, no? O yung indigo na nagmumula sa isang plant, no? Na Nila. O yung indigo, yung Nila. Ano? Parang tagum, tayum, no? Nila. Yan ay magkakapamilyang mga species ng indigo. At kaya yung Tagum City yan, yung Tayum sa Abra, parang ano yan, kamag-anak yan ng Maynila sa etymology. Ang mga nakatira dyan, of course, ay ang mga Tagalog. No? So yung mga Tagalog, makikita nyo na sila yung next slide yan. Sa Boxer Codex ng 1593, makikita nyo na yung mga Tagalog ay mga cultured people. Hindi totoong wala silang kultura. At makikita nyo sa susunod na litrato na sila ay nakikipagkalakalan sa mga Chinese, no? At makikita nyo pa yan sa susunod na litrato pa. At sa iba pang mga lugar sa Southeast, at iba pang mga traders sa Southeast Asia. So, bali ang Maynila, no, na entrepot ang tawag dyan. Entrepot. Dyan ang dalahan ng mga produkto ng iba't ibang lugar. So, makikita nyo sa susunod na litrato na tinitignan ko ang isang dokumento na nasa National Museum. At sa susunod na litrato, makikita nyo, ito ay yung tinatawag natin na Laguna Copper Plate Inscription. At sa Laguna Copper Plate Inscription, nakalagay dyan yung Kingdom of Tundun. So, pakitignan po yung mapa sa susunod na litrato at makikita ninyo na yung mga lahat ng mga sinabing lugar sa Laguna Copper Plate ay nariyan sa halos lahat, maliban na lang dun sa Dewata at Medang na nasa Indonesia at sa Butuan, yung Dewata, ay makikita ninyo na yung ginagalawan ng Kingdom of Maynila ay matagal na talagang mga kingdoms yan sa ating bayan. So, katabi ng Kingdom of Manila, of course, yung Kingdom of Tundun na binanggit dyan sa tinatawag natin na Laguna Copper Plate Inscription na ginawa noong 900 AD. Next picture, you will see the different entrepots of the Southeast Asian trade route to China na makikita ninyo na ang talagang daluyan ng kalakalan at daluyan ng ginhawa ng bayan, ng komersyo, ang Maynila kasama ng Subo, Butuan, Dapitan, Maranao, Sambuangan, no, Panay, Bigan, Lalo, Lingayen at iba pa. So, yun, may mga larawan lang tayo mula sa Butuan Heritage Museum ng ating mga ninuno na mayaman sa kultura, no, yung kanilang ginagalawang mundo noon. Sa susunod na litrato ay makikita natin. At yung susunod pa. No? So, sa Boxer Codex, may kita natin na yung mga Tagalog, ayan, ito yung picture ulit sa Boxer Codex, binabalikan natin. Ang mga Tagalog ay pinamumunuan, tingnan natin yung picture na ito na ginawa ni Botong Francisco na nasa National Museum ngayon, dati nasa City Hall of Manila, si Raja Sulaiman. Siya po ang hari noon ng Maynila. Now, he was a Muslim chief and people assumed that Manila was Muslim. Well, at that time, parang hinahayaan nila na hindi maging Muslim yung kanilang mga pinamumunuan. Ito yung nakikita na natin ngayon. So, according to some historians that I talked to, Manila was a kingdom that was ruled by a Muslim, but it was not necessarily the population were Muslim. So there was a certain freedom that was given there. Of course, magbabago ang lahat by 1565, no? 1565, dumating sa Cebu ang mga Kastila, lumipat sila sa Panay, and from Panay, sila ay tumungo sa Maynila ng 1570. At noong 1570, si Martin de Goiti ang nauna, at eventually, sumunod din si Raja, si Legazpi, no? At dala-dala nga nila ang krus at ang espada. So, makikita niyo yan sa susunod na slide mula sa Conquistas ni Gaspar de San Agustin, ang krus at ang espada. No? So, doon, pagka tinarakan ka ng krus sa lupa, tulad na makikita niyo sa susunod na larawan, ay parang isinasakop ka na, kiniklaim ka na ng Espanya. So, susunod na larawan, ayan. Ayan. Okay po. So, tignan natin si Legazpi. Ayan, may monumento si Legazpi at Urdaneta na nandoon sa Bandang Manila Hotel. Malapit po sa Intramuros. Siya po ang nagtatag o siyang kumuha para sa mga Kastila. Silang dalawa actually. Miguel Lopez de Legazpi at si Padre Andres de Urdaneta.
noong 1571 ay finally sumuko sa kanila. Noong una, 1570, lumaban pa si Suleiman kay De Goiti, pero eventually sila ay, one year after, bumalik si De Goiti sa Panay, sinundo si Legazpi, at nung si Legazpi na, actually, ang nangyari ay lumaban si Suleiman noong una kay De Goiti, pero kumatras siya papuntang Pampanga, bumalik ulit para maghari. Isang taon lang ay, yun na nga, biglang kinuha na ni Legazpi at binigay na sa kanya ng mga raha yung area na yan. Kasama na si Nalakandula, Raha Matanda at si Raha Suleiman, 1571. Alam nyo, hindi naman talaga ututo yung mga Pilipino noon, except that hindi siya yung dumating mga Kastila, nagpulto ang mga Pilipino o natalo talaga yung mga Pilipino. Let's put it susunod na slide, makikita ninyo yung picture sa Boxer Codex, yung dalawang nagtutunggalian na mamamayan. So tinulungan ng mga Bisaya na taga-Panay si Legazpi na sa kupi ng Maynila. So yung mga Kastila mismo hindi nila makakayanan dahil iilan lamang sila. Pero no, sa pakikipagsabwatan, dahil noon wala pa namang concept of the nation, kung ano ang interest ng mga Pilipino, noon yung mga interest ng mga iba't ibang kaharian, yun yung sinusunod nila. Kaya sinakop ng mga Kastila sa pamamagitan ng mas nakararami, libu-libong Bisaya. Parang 200 lang yung Kastila noon, libu-libong Bisaya ang kasama nila at na-overtake ang Maynila. So yung mga Bisaya po, yan po yung mga pintados na nandyan sa ating kanan, at yung mga Tagalog ay yung nasa kaliwa. Nung kinuha ni Legazpi ang Maynila, basically, yung mga taga yan sina Raha Suleiman, pinalayas po sila sa kanilang lupain. Kumbaga para silang nirelocate, para silang squat, naging squatter o informal settler na sila sa sarili nilang lupa, nirelocate sila sa isang lugar kung saan ngayon nandoon yung Ermita at Malate area. Kaya tinatawag yung Bagong Bayan. Yung buong area na yan, actually, yung Bagong Bayan. So, yung Bagong Bayan, ano yung lumang bayan nila? Ang lumang bayan nila, yung kinuha ni Legazpi, yung area ng Intramuros. Pero yung area ni Suleiman talaga, ay yun lamang kung saan ngayon, yung tinatawag nating Fort Santiago. At kinuha niya yung salitang Manila, yun na rin yung ginawang pangalan ng siyudad na eventually dineclare ni mula sa salitang Maynila, again, the next slide, na again, makikita mo na siya ay, ginawa ni Philip II yung Maynila na insigne y siempre leal ciudad, distinguished and ever loyal city. So, yung title na yan ay ibigay lamang sa dalawang, may iba pa, no? Yung Noble Villa. So, may Noble Villa de Fernandina, yung Bigan, at saka yung Noble Villa de Pila. No? Pero ito, di ba, yung ciudad siya talaga. At nung una, kung titignan nyo yung drawing sa Aklat Adarna, no? Ay ano lang yan, mga kahoy na palisades. No? Actually, yung kota ni Raha Suleiman, yung Maynila, yung kingdom niya, ay nakapalibot din mga pader. So, pinahalaki pa yan, pinahaba pa yan ng mga Kastila, pero kahoy lang nun. Pero alam nyo, dumating kasi si Limahong, no? Eventually. So, may time na dumating si Limahong, at muntik nang nakuha ang Maynila mula sa mga Kastila, at gayon din, nasunog yung isang, yung simbahan ng San Agustin. Nung si Governor Peñalosa ay namatay, no? No? So binurol siya doon, nasunog yung San Agustin, nasunog yung buong Maynila. And eventually, so yung next slide, makikita natin si Limahong sa pagkakala, guhit ni Botong Francisco doon sa History of Manila painting. And next slide, makikita ninyo, nung yung mga Kastila kasi, sinisingil sila ng isang pinunong Hapones na ang pangalan ay Hideyoshi. So ang nagturo sa akin nito si Vanny Biernas, pinakita niya sa akin yung gawa ni Molina na isa sa mga dahilan kung bakit tinayo yung Intramuros ay hindi lang dahil kay Limahong, tulad nung makikita natin sa ibang mga aklat,
hindi lang yung pagkasunog ng Intramuros tulad ng sinasabi ni ng ibang mga aklat din, kundi yung si Hideyoshi. Dahil yung mga Kastila, pinapadalhan niya ng parang sisingilin ko kayo, kung di kayo magbabayad sa akin, sasakupin ko kayo, susugurin ko kayo. At si Hideyoshi nga ay dahil sa pangambang yun, ay itinayo nila yung Intramuros. So, ang mga plano niyan, nung una ay ginawa, so susunod na slide yan, inutos siya ni Philip II, yan, siya yung sa atin sa kanyang pinangalan ng Pilipinas. At yung sa susunod na slide, may kita nyo, isang gobernador general at isang pare na nag-uusap, no? Representasyon ko yan para doon sa pag-uusap na, ng pamahalaan at ng simbahan noon na upang sa Intramuros. So, sino yung nagano? Ayan. Gumawa ng plano ay ang Hesuitang si Padre Antonio Sedeño at sinimulang ipatupad ito ni Gobernador General Santiago de Vera. So yung unang naipatayo dyan, sige, next slide please, ay ang, yon. So, i-explain ko lang yung pagpapatayo, ano. So pinatayo yan, yan yung painting ni Amor Solo. Sa Aklat Adam na makikita nyo rin yung drawing, mga Indio rin ang nagtayo yan. No, sila'y nagbubuhat ng mga batong adobe mula sa Makati, no? So bagyong at bagyo tuloy. Batong adobe mula sa Makati. So makikita nyo, picture please, next. Yan yung batong adobe na Pilipinong nagbubuhat, Pilipinong nagkikis-kis, Indio, mga Indio at Pilipino rin yung nagtatayo. Sa susunod na larawan, makikita ninyo na tinatayo yung mga bato ng mga Pilipino mismo. So sa totoo lang, kahit Spanish ang nag-isip, ang Intramuros, ang Fort Santiago, tayo pa rin ang nagtayo niyan. Mga Pilipino pa rin. Sila'y naghirap, no? Yung susunod na slide, makikita nyo. At yung susunod pa, yan. Sige pa. Ay makikita ninyo na yung mga Indio din, yung mga Pilipino, sila rin yung nagpaanod sa dagat ng mga kahoy na kinukuha nila mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, yung mga una nilang itinayo, so tayong so ibig sabihin, tayo ang nagtayo, pero hindi tayo pinatira dyan ng matagal na panahon. So, ilang daang, mga ilang dekada rin, at siguro mga 2 centuries, na hindi tayo pwedeng tumira sa Intramuros. Sinasarayan ng mga iba't ibang mga drawbridges, no? At pinadderan talaga nila. Pero bago pa matayo yung mga pader ng Intramuros, so parang ano yan, tayo ang nagsahing, iba ang kumain. Yan. Pakibalik dun sa susal slide nung nauna. Yan. Yung nauna. Kaya ba? Ay, hindi kaya. Okay. Sige. Yan. Yung tinatawag natin na Baluarte de San Diego. Yan yung nauna. Na yung Baluarte de San Diego, yung paikot, pakidala sa picture. Baka nagkaka-delay tayo kaya ano. Yan. 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 So yung Baluarte de San Diego, nauna yan na tinatawag na yung Nuestra Señora de Guia. Bakit? Kasi yan ay watchtower sana. Kaya siya pabilog. Kasi yung pabilog na yan, yan yung gagawing foundation ng isang tore, watchtower na malaki na hindi na nila nagawa. So dahil, I don't know why, no? Siguro sabi nila, malambot ang lupa or whatever. So, yung ginawa nila, yan ay tinabunan nila ng lupa. So, akala ng marami, for the longest year, for centuries, na yan ay isa lamang na, pader na may lupa sa itaas, no? Yun pala, ay noong 1978, nagkaroon na lindol, at yan ay hinukay, at nakita nila na pabilog pala siya. At naging set pa yan ng Encantadia. So, yan yung, sinasabi ko lang, yan yung naunang mga, parts ng Intramuros. So, pinuntahan ko yan. Ayan, picture. Next. Pero, at yung pangalawa, no, yung pangalawa, ayun na nga ang Fort Santiago. O sila, basta sila yung dalawang unang-unang mga tinayo. Bago itinayo yung buong Intramuros. So, ayan, no. So, Guadalupe, volcanic to. O, yung bato ng Guadalupe. So, nasan yung landmark? Ayan. Yung marker yan. So, yun. Tapos, tinayo nga yung Fort Santiago. So yung Fort Santiago, nilagyan din ng moat yan o nung ilug-ilugan tulad ng Intramuros, may sarili siyang ilug-ilugan at pwede ka lang yung tulay ginawa nila ay
hindi siya straight. Kasi hindi siya straight dun sa pinto. So kung titingnan mo tong 1903 picture yan, hindi pa siya straight sa pinto. Kasi para hindi agad-agad, very medieval ya, hindi ka agad-agad makapasok doon sa pinaka ano, loob. So yung Fort Santiago, ano yan? Ano yung Fort Santiago? What's that Pokemon? Fort Santiago is a military installation. Ibig sabihin, para siyang kampo noong unang panahon. So, imbis na sa Pilipino, Moog ang tawag natin, kaya Moog Santiago, sa Spanish ang tawag natin Puerta. Puerta, no? Santiago. At yung Puerta Santiago sa sa English Fort Santiago, huwag niyo nang hanapin sa akin kung nasaan yung 5th at saka yung 3rd Santiago. Hindi niyo po yan mahanap sa akin. Fort po siya, Fort. Okay? Sorry, corny. Anyway, so ayan po ano, siya yung pinangalan. Pakitingnan niyo ano no, binisita ko yan noon. Yeah, nung 150 pounds ago. At makikita niyo sa taas mayroon parang bas relief. Sino 'yan? Next picture makita niyo siya po si Santiago o St. James, apostol ni Kristo. Pero paboritong santo ng mga Kastila. Bakit? Kasi noong Reconquista, 700 years sinakop ng sinakop ng mga Muslim ang mga Spanish. Si Santiago daw ay nagpakita ang apostol ni Kristo ng multo daw sa kanila na nakasakay sa kabayo pumapatay ng mga Muslim. So kaya ang tawag sa kanya Santiago de Matamoros o Santiago pumapatay ng mga Muslim. Imagine niyo 'yon, napaka-politically incorrect ng santong ito. Next slide, makita ninyo yung reconstructed na bas-relief kasi nasira yan ng digmaan mula kay, I think, kay Layog ng Betis, no? Kung di ako nagkakamali. Sana tama ako, no? Baka magalit sa akin si Mr. Tino at saka si Mr. Ado Escudero, no? Pero ayan, ano, ginawa ng Pampanga Betis craftsman yung bas-relief ng Fort Santiago ni St. James, na paboritong santo ng mga Kastila. Parang patron saint of Spain yan. Nakakatuwa lang kasi next picture, makikita ninyo na si Saulo Pilenya at si Guy Custodio sa Hocus painting, ang pinapatay ni Santiago sa painting niya ay yung mga malayo. So from the Boxer Codex, makikita niyo yung mga picture, mga malayo. So yun yung parang sinasabi na critique nila sa colonialism. Yan din yung ginawa nila. Kasi pagdating nila dito sa Maynila, itong mga Kastila, sino, di ba? Sino yung leader ng Maynila noon? Muslim na chief, si Raso Liman. So, syempre, nainis na naman sila dahil 700 years nga silang sinakop at kakalaya pa lamang nila sa mga Muslim noon. No? So, kung titingnan mo, kasama ang Fort Santiago sa mga network ng mga forts tulad ng Fort San Pedro sa Cebu, no? Na pinuntahan ko rin yan nung kabuanan ko. Ayan, yung Fort Pilar sa Sabuanga, na pinuntahan ko nung gwapo pa ako. Ayan. Tapos, makikita natin na tulad ng pati mga simbahan, yan yung tinatawag ni Father Rene Javeliana, na isa ring expert sa Intramuros, no? Na Fortress of Empire. Yan. Yung buong Pilipinas ay Fortress of Empire. Simbahan man, puwersa man, dahil sa kanilang pader na mga pinatayo, ay pwede silang maprotektahan mula sa mga gustong tangkain kunin ng kapangyarihan mula sa Espanya. So, yan ang kanilang tanggulan. Makikita sa gate ng Fort Santiago, ang isang seal, kapag pinalaki natin yan, makikita ninyo, yan ang seal ng Espanya. No? Kaya makikita ninyo na yung pinagsama-samang mga seal ng mga kingdoms na nag-unite nung itayo yung Kingdom of Spain after the reconquista of the from the Muslims, nandiyan yung Aragon, 'di ba? Leon, Castilla, so kaya may lion diyan, may castle, ano? Na makikita ninyo diyan, no? At yung crown ay siyempre yung hari ng Espanya. No? So from the wooden palisade of Raja Suliman, no? Naging Fort Santiago na siya. So ito yung sa Ilog Pasig, no? Na kaya nga yumaman yung Maynila noon dahil nasa tabi siya ng Ilog Pasig at doon dumadaan yung mga traders na papasok papunta sa Laguna de Bay, eventually ito na nga, no? In next picture, another
picture na makikita ninyo, naging Fort Santiago na as a ano yan, yung batong muog ng mga Kastila. So may lumang mapa ng Intramuros po tayo dito mula sa Pedro Murillo Velarde map, pinakalumang mapa ng Pilipinas, ayan. At yung susunod na mapa na makikita ninyo ay yung mapa ng Intramuros na nakuha ng mga British nung ninahawa nila tayo nung kanilang pananakop. Iinom lang po ko tubig sa glit. Ayan. I-zoom natin sa Intramuros, sa Fort Santiago. So, yan ang Intramuros. Ayun ang Fort Santiago. Nasa dulo po. Very, very strategic. Kasi yung Pasig River ay naroon. Tapos yung Manila de Bay. Manila Bay ay naroon, no? At yun yung delta. Yun yung actually, yun yung alog na tinatawag. Kung saan nagmi-meet yung river at saka yung sea. Kaya taga-alog ang mga tawag sa mga taga-Maynila at Tagalog. Dahil sila ay mga taga-alog, no? Tapos yung Binondo nasa kabila, makikita ninyo dun sa kabila ng mapa, yan. Ay yung Binondo, dyan dinala yung mga Christianized Chinese na medyo paning din yung mga Kastila. Kaya yung mga, lahat yung mga ano sa Fort Santiago, yung mga canyon dyan, nakatapat din sa Binondo. No? At nakatapat din sa internal threats tulad ng mga Indio dun sa kabilang side ng Intramuros, sa mga Chinese na nasa bandang Chinese, yung mga ethnic Chinese ay nasa sa Parian, no? At sa post office ngayon, at yung sa Binondo nga, yung mga Chinese, Christianized Chinese, ay threats din, baka mag-alsa. So, at sa external threats, no? Minuugan talaga. So, may mga tinatawag na baluarte at mga baluartilio, no? At yung mga redukto, no? Sige. Napunta natin yung next picture. Yan, nung American period, ito na yung itsura ng Fort Santiago. So, ibig sabihin, yung may kapangyarihan, dati si Raja Sulaiman, siya ang may kapangyarihan sa Maynila. No? Pero dahil nakita ni Legazpi ang kagandahan ng Maynila, ng kingdom niya, kinuha niya ito. At yung Kingdom of Maynila ay lumaki, naging Intramuros. At yung Fort Santiago, yung dating settlement ni Raja Sulaiman, no? Ay naging muog ng kapangyarihang militar ng mga Kastila. So, kung sino ang may hawak ng Intramuros, siya ang may hawak ng kapangyarihan ng bayan. Okay? Kaya makikita nyo, susunod na slide, makikita nyo yung isang larawan, lumang representasyon ng Intramuros. Ayan. At yung Fort Santiago, makikita rin natin yung itsura ng Fort Santiago. Yeah? So dati po may second floor po yung second floor po yan. At may complex po ng mga gusali sa looban at mayroong Plaza de Armas o parang doon sila nagmamarcha Guardia Civil kasi later pa yan eh. Later pa sila yung mga Guardia Civil. Sige, ipakita mo na yung Guardia Civil. Yeah. Matagal pa sila. Pero yung mga persang Espanyol ay doon. Now of course, dahil kulungan siya, sinasabing doon nagkakaroon ng mga pagpaparusa na dinescribe ni Andres Bonifacio sa kanyang huling hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. So, next slide. Ayan, yung mga pagpaparusa ng mga Kastila ay dyan nangyari. So, yung mga pagpapahirap, yung mga torture na ginawa nila noon. Susunod na slide. Ayan. At syempre, kapag kabibitayin ka na, no? Yun yung isa sa mga huling kulungan na ginagawa, no? So, yun yung ginarote, yan yung binaril, sa luneta, isa sa mga pinagkukulungan nila ay itong dungeon. Kwento lang natin 'to saglit lang, ano? Yung dungeon, hindi siya para sa tao. Hindi siya para sa tao. Siya po ay para sa mga gunpowder. Pero nung revolution of 1896, wala na silang kulungan. Kaya anong nangyari? Diyan nila kinulong yung mga tao ngayon. Ikinulong nila. Hindi naman yan . So hindi komportable syempre dahil pinaparusahan nila. At diyan ginawa yung mga torture. Pagdating ng Japanese period, diyan din gagawin yung mga
torture. Pero hindi totoo, hindi totoo, kailangan natin liwanagin ito. Nakapag high tide ang Fort Santiago, kasi kinikwento ko rin to noon, nagkamali din ako eh. Hindi totoo na kapag high tide ang Fort Santiago, nababaha yung dungeon na yan. Yan naman Diyos ang may alam. Hindi daw totoo yun. Kasi hindi naman, ano yan, hindi naman nafa-flood yan eh. Paano mo naman gagawing gunpowder storage yan kung nafa-flood yan, di ba? Pero, ang sabi ni Victores, meron daw hindi yung dungeon na yan. Pero somewhere in Fort Santiago, mayroong isang ano dyan, yung kwarto na ano dun pinapaanod yung mga prisoners na mas malalim pa. No? At may nakita silang mga katawan ng patay doon noong panahon ng Amerikano. Pero hindi itong dungeon na ito yun. Although marami pa rin pinahirapan dyan. At marami pa rin nagsakripisyong buhay dyan. Kaya pag nandyan ako, kinikwento ko sa mga estudyante ko, yung mga taong nahirapan dyan, sila yung naging dahilan ng inyong kalayaan. Kaya magsaya kayo na nandito kayo sa Fort Santiago, na malaya. Kasi dati, kapag mapasok ka doon sa gate ng Fort Santiago na yon, sabi nga ni Bambi Harper, no? Nangangatog na yung ano mo, yung tuhod mo. Kapag papasok ka doon, pag Pilipino ka, panahon ng Espanyol, panahon ng Japones, kasi hindi mo alam kung lalabas ka pa ng buhay eh. Oh. E kapag pumapasok tayo ngayon doon, malaya na tayo. Ate ng Fort Santiago ngayon. Diba? Pero kung sino may kapangyarihan, siya ang may hawak ng Fort Santiago. Susunod na slide, nung Pebrero lamang, no, napakaraming gustong pumunta ng dungeon. No? At mismong si Johan Araraw, no, makikita niyo sa susunod na larawan, ang nagkocontrol ng mga tao minsan, ano, eh, siya na mismo yung nagkocontrol ng dami ng tao. Dahil itong mga nakaraang buwan, dahil sa mga pagpapaganda na ginawa ng Itomos Administration Team, lalo na sa pangunguna ni Admin Gilliar Acido, ay makikita ninyo na ang dami-dami na pupunta mga tao doon. Oh, itong mga nakaraang araw. Okay, puntahan natin yung isang kwento na gusto ko ikwento. Nako, alam ko, baka mag-uutang lang ako ng konting sandali sa inyo, saglit na saglit lang. Pero ito na nga, si Domingo Rojas ay isang mayamang negosyante na nagkaroon ng links kasi abogado niya yung mga nagtanggol kay Hermano Puli na ma-legalize yung kanyang organisasyon na Cofradia de San Jose. Next picture. Oh, si Hermano Puli. Yeah. Yan. So next picture. So isa siyang Kastilang mayaman. At syempre alam naman natin yung nangyari kay Hermano Puli, ano, dahil siya ay inuli at yung kanyang organisasyon ay pinaslang at sila ay pinitay, no? Susunod na larawan. Ayan. At yun, natukhang si Hermano Puli. Yan. Totoo po yan, hindi po yan, ano, no? Yan po yung batay sa kasaysayan yan. At dahil, ano, no? Dahil dyan, nakulong si sa Port Santiago, si Domingo Rojas. So, Spanish siya, pero nakulong siya. At nakulong na naman siya. Bakit? Kasi pinaghiganti ng rehimentong Tayabas ang pagkamatay ni Puli. The Spanish regiment with Filipino soldiers from Tayabas, no, ay nagbalak kasi si Hermano Puli ay ano, ay taga Tayabas nga at marami siyang mga kasamahan na malamang kamag-anak ng mga ito. Binalakan nila yung Fort Santiago. So one day ay pumunta sila doon sa dumaan sila ng Puerta de Santa Lucia dahil kilala sila ng guard, Spanish sila. That was in January 19. No, sige, next slide. Oh, ay nakapasok sila. At nung nakapasok sila sa Puerta Santa Lucia, pumunta na sila agad ng Fort Santiago at nakipagbarilan sila doon sa mga tao sa Fort Santiago at natalo nila yung mga nasa Fort Santiago. So, hindi ito masyadong kinikwento na napakalaga. Alam tong mga taga-Tayabas, rehimentong Tayabas, na alam ng mga taga-Tayabas, hello? Ayan, may nag-ano po, may nag-ano. Hello, nandyan pa ba kayo, Rancho? Yes, sir, okay na po. Okay, thank you, Sheena. Yeah, good to hear your voice. Ayan, ano, sino to? Okay, wala ako. Ayan, yung Fort Santiago, ay alam nila center of power, no? Kaya yun ang kinugkob nila. Pilipino, nakapasok sa Fort Santiago, nanalo ng ilang oras bago sila nakugkob. At ang sinisigaw nila, next slide please,
no? In next slide, pinakaunang beses daw na sinigaw nila ang salitang kalayaan o independensya. So, humihingi sila ng kalayaan Enero 1843 bago pa man ang Rebolusyong Pilipino. No? Pero yun na nga, sila inakubkob at ang mga nadakip ay pinagpapatay after 2 days. So, next slide, please. Next slide. Next slide. Next slide, yan. Next slide. Okay. Si Domingo Rojas, pakibalik kay Domingo. Yan. Si Domingo Rojas po ay kinulong ulit dahil pinagbintangan na naman siya. Hiningi siya ng anak niya ng pardon mula sa reyna. Pinung pumunta pa sa Spanya yung anak niya, si Margarita Rojas. Pero si Don Domingo ay nung dumating yung pardon at si Margarita, patay na yung tatay niya sa Fort Santiago. So hindi na nakalaya yung tatay niya. Sa Fort Santiago na matay. Isang bayaning, sabihin na natin, insulares. Spanish born in the Philippines. Pero siya yung sumasama sa ating mga kausa. Si Domingo Rojas ang co-founder with Antonio Ayala ng Ayala Corporation. The oldest conglomerate in the country. So, sila yon. Now, recently, 2018, January 19, birthday ko, no, ay ginunita ang ang regimento ng Tayabas with the new marker. Ayan, paki-ano po. Yan, next slide, yan. At ako pa, next slide. Ako pa yung naging lecturer diyan, yung pinakaunang paglalagay ng marker. Ako yung naging lecturer tungkol sa konteksto ng pag-aaklas ng regimento ng Tayabas na si Hermano Pulinga. So sige, susunod. Ayan, at yung mga brothers ni Hermano Puli, no, ito po sila. Hindi po sila yung actual, no, pero sa order ni Hermano Puli mismo. Well, of course, looming large sa Fort Santiago ay yung kwento ni Jose Rizal. In fact, maraming turista, si Jose Rizal talaga yung pinupuntahan. At may Rizal Shrine dyan, pero hahaba tayo pag i-discuss natin yan. Tingnan nga natin yung next picture. Ayan, may cute na bata dyan eh. Yan. Yan po isa sa mga gusali sa loob ng Fort Santiago na nireconstruct at dyan po dati yung kulungan ni Rizal for 1 month. Around 2 months. November 3 to December 29. So next slide please. Yan po yung itsura niya nung unang panahon, after the war. Before the war, ito po yung itsura niya. Ayan. Ayan, no? Mula kay Dr. Torres ang larawan na yan. At makikita nyo yung looban. Nung nasira yan ng digmaan, tanging mga, yung next slide, yung iron grills lamang yung kanilang nailigtas. Yung naligtas doon. So, kung makakapagsalita lamang yung iron grills na yan, marami siyang maikukwento siguro tungkol kay Rizal. At syempre, nandyan ngayon yung statwa ni Guillermo Tolentino sa kahoy, hindi po wax yan. Hindi yan wax. Napatunayan na natin ng mga kasama natin sa Museo ni Jose Rizal sa Fort Santiago na hindi po yan wax. Yan po ay kahoy. Ayan. At yung last steps niya, dyan nag-start syempre. Sa Fort Santiago, dyan nag-start yung last steps ni Rizal papunta sa kanyang kamatayan. Na ginugunita, sige, next slide. Oh, syempre yung kamatayan niya, isa sa mga highlights ng ating kasaysayan na nagsilang sa ating bansa. Next slide. Nasa Fort Santiago, painting ni Botong Francisco. Ngayon. Oh, at yan, yun, may sinusundan kami. Look at me and my students. May sinusundan kami. Ayan, yung mga paa. Next slide. Ayan, yung mga paa na yan na nagre-represent nung tinatawag natin na footsteps ni Jose Rizal sa papunta sa po ano. No? Now, of course, napaka... Sinabihan na sila ng historians noong 1996 or 1990s to na huwag namang pagdikit-dikitin. So yun muna, huwag muna yan. Huwag mo namang pagdikit-dikitin yung mga steps. Kasi yung mga steps na yan ay hindi naman siya nakatali. May mga tour guide doon na nagsasabing nakatali si Jose Rizal. Hindi siya nakatali. Hindi rin siya nagmamarcha. Normal lang paglalakad niya. Pero napakaliit nung mga... steps na parang ang lahat na ng tour guide nagsasabi unano kasi si Rizal, hindi naman totoo yun, no? Kaya daw siya malitang steps, bata daw yung steps niya, o kaya nagpapatagal siya ng kamatayan niya. Medyo hindi totoo mga kwento. Kaya nga, nakakatuwa kasi recently, nung August, ay na pumunta ako dyan, nakita ko, ba, nawala na, no? Tinanggal
al binago yung mga yung pavement pakibalik yan ay pakibalik paki next yan binabago na yung pavement no at natutuwa ako kaso nakita ko binabalik ulit sabi ko paano kaya ito ito na yung pagkakataon para maitama ang kasaysayan na hindi ganoon maliliit yung mga steps ni Rizal at nagkakaroon lang ng misrepresentation eh buti na lang yun na nga kaibigan ko si Sheena Angeli Miles Botiway nangita mo sa administration, sabi ko, pakisabi naman kay Administrator Guillier na ano muna, kausapin muna ang NHCP bago ibalik yung mga steps para kung ibabalik man, ay tama na. Kasi ang tagal ko ng problema niyan. Taon na, dekada ko ng problema yan. Eh buti na lang, next slide, si Sheena pala ay ano, no? Padali naman kausapin. Nakausap, na-text niya si Admin Guillier Acido. Kaya ako nagpapasalamat si Admin Guillier Acido, ang pinakauna kong Intramuros Administrator na nakakausap ko ng tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa Intramuros. Kaya nagpapasalamat ako sa Intramuros Administration Team ngayon. Okay. Sige, tuloy na natin kwento at patapusin na natin to, no? Ilang slides na lang. Mga 50 pa, no? Pero mabilis na lang po to. Huwag ko kayong mag-alala. Anong tinuturo ko dyan? Simple lang. Yan po ang tinuturo ko dyan ay yung tinatawag na Boluarte de San Francisco Javier. No? Ano yung Boluarte de San Francisco Javier? Dyan po, tingnan yung next picture, dyan po huling ibinaba after 333 years ang flag ng Espanya sa Maynila at itinaas ang flag ng Amerika. Sabi ng Amerika, ibibigay nila ang Intramuros sa mga Pilipino. Verbally, pero hindi nila tinotoo. Dumating ang mga puwersa ni Aguinaldo, hindi kasama si Aguinaldo, pero dumating ang puwersa niya, ayaw papasukin ng mga Amerikano. Bakit? Kung sino may hawak ng Fort Santiago, kung sino may hawak ng Intramuros, siyang may hawak ng kapangyarihan. At doon nakita ni Emilio Aguinaldo na gustong kunin ng kapangyarihan ng mga Amerikano mula sa Kastila at hindi ibibigay pala sa Pilipino tulad ng kanilang ipinangako. Kaya, eto na nga, ito na yung panahon ng American occupation. Sige, tingnan natin susunod na slide. Ito po yung likod, yung Baluarte de Santa Barbara. Ito yung itsura nung bago pa lang yung pananakop ng Amerikano, pinatayuan nila yan ng building. So, pinatayuan nila ng building sa taas. Sige, next slide. Ayan, makikita po natin mula sa mga larawan na kukna ni... Ayan, no? Yan. At yung larawan ni Victores, yung susunod. Ayan. No? Makikita ninyo na may building silang ipinatayo doon. Oh, yes. So, yan yung naging parang opisina nila. At yung Fort Santiago, magmula sa ganito, no? Ito yung dating Fort Santiago ng mga Espanyol. Sa harapan, next picture. Ayan. Makikita ninyo na ito ay magbabago. So, susunod na larawan, ito na yung headquarters, ito na yung Fort Santiago, panahon ng Amerikano, wala na silang pakialam doon sa tulay, no? Ginawa na nila dire-diretso, no? Wala na silang moat, tinanggal nila yung moat kasi nagkakaroon ng malaria yung mga tao, no? Yun na nga, pinalitan din nila yung second floor, yung renovate nila, no? At dire-diretso na yung mga tao sa pagpunta doon. Pakibalik doon sa ano, pakibalik doon sa postcard, yung may caption, yan. Nakalagay, entrance to Fort Santiago, Manila, the headquarters of the U.S. Army in the Philippines. So, dun mo makikita na yung mga colonizers, gamit na gamit ang ito mo. Sabi nga ni Vic Villan, pag pupunta kami dun sa Kawayan na tinanggal na ngayon, ano, dun sa may libingan dun, yung Fort Santiago ay parang Kawayan. Gamit na gamit. Gamit na gamit ng mga Kastila, gamit na gamit ng mga Amerikano, at gamit na gamit ng mga Hapon. Oh? So yan, ano, ginamit na headquarters ng U.S. Army in the Philippines, I believe in the very first years. Kasi I think they will have other larger installations like Fort McKinley, no, yung Murphy, Camp Murphy, no, eventually. Pero Fort Santiago was at first the headquarters of the U.S. Army. So sige, tuloy muna. Ang hindi ako, baka mayroon kayong alam, no? Bakit may Star of David dun sa taas? Ayan, no? Yan, may Star of David dun sa taas. Di ko makonek. Baka may nakakaalam sa inyo. So, ito, napagandang picture, ano, from the Luis Derry Collection. Next slide, please. No?
na yung baluarte de San Francisco, Javier, makita nyo yung bubong ng baluarte de Santa Barbara nasa pinakadulo likod. Colored na colored, napagandang larawan. At alam naman natin ano, na dumating yung mga Hapones, ginawaring garrison ng mga Hapones ang Fort Santiago, dyan nila kinulong ang kanilang mga prisoners, marami silang pinatay dyan, at yun na nga, sa context ng war, binawi, 3 years sila dyan, binawi din ng mga Amerikano. Next slide, look at Manila. One of the most beautiful cities in Asia. Pakitipakiyan. Zoom in natin, yung Baluarte de San Diego. Yan, zoom in, next. Yan. Look at what will happen. It will become the second most destroyed allied city in the world. No? The most destroyed, second most destroyed allied city. Warsaw is the second most destroyed. There are many Axis cities that were more destroyed, but sa allied city, second daw ang Manila. And that was a tragedy. 100,000 civilians died in Manila according to history books. In Intramuros, marami din ang patay. The civilians, sa ang Fort Santiago, ibang-ibang ano na lang, kwento yan kasi hahaba pa tayo. Pero ang mga sundalong Pilipino-Amerikano na nasa Manila, yun ang dinala sa Fort Santiago. So look at this aerial view of Manila before the war. Look at what will happen. Manila was destroyed. Intramuros, once the Pearl of the Orient, was destroyed. Next picture, please. Yeah. Next picture. Yeah. Nakikita niyo yan? Yung picture ko, please. My picture. Yung picture ko. Yan! Yan! Look at that guwapo guy! Oh. See, you have a picture of me on the wall. You see bullet holes there. No, you see bullet holes. And may mga bullet holes pa rin nagangayon sa pader ng Fort Santiago. Yan yung makikita natin na dahil dyan nangyari yung isang battle sa mga huling araw ng Battle of Manila. No? Thank you po sa nagsabing guwapo ako. Huwag niyo akong i-distract sa mga messages. Next picture, please. Yeah, no. So, the Americans came to blow torches and doon na nga nangyari na to save the Americans and the Filipinos in Fort Santiago at in camp at Santa Barbara, in prison at Santa Barbara. 600 of them. And they were there to save them. Pero anong nangyari? Nakita nila na puro patay na yung nandun. 600 of them died. No, they were packed like next slide, packed like sardines. No, died of suffocation and starvation. And I can say, dahil makamihan ni starvation nito, 600 people, mass starvation. Ano? Can we look at the next slide, please? Yeah, horrible pictures. And then, lahat sila inilibing dun sa tabi ng mga kawayan na wala na ngayon. Doon sa kung saan, marapit sa kung saan sila nakita with the marble cross there. And Fort Santiago became like this. Next slide, please. Yeah, Fort Santiago became like this. And nasira siya nung war. And for the longest time, hindi siya ni-reconstruct as it was. Next slide, please. From the Victores Collection. You will see yan ang Fort Santiago for about until 1978. But they made it eventually. So dati pinabayaan nila, no? Sige, tingnan niyo kung gaano pinabayaan. Ilang years din na pinabayaan ng Fort Santiago until eventually, no? Ito ay kanilang ginawang park. Eventually, diyan nilagay yung Tomb of the Unknown Soldier, kung di ako nagkakamali, no? Diyan nilagay yung Tomb of the Unknown Soldier and diyan po noong 1950s, ginawang ano, no? 1953. If I'm not mistaken, ginawang National Shrine of Freedom ni Elpidio Quirino. No? Elpidio Quirino. Pero a few years lang nag-effect yung title na yan. Pero it's important. No? Elpidio Quirino recognized it as the National Shrine of Freedom since heroes from the war, heroes from Spanish period, American period died there. No? Of course, magbabago pagdating ng panahon ni Imelda Marcos at ni Ferdinand Marcos. Next slide, please.
no? And just to show you na ginawa kong thesis yan si Mel, that yung Metropolitan Manila Governance. Next picture. Ayan. And next picture, please. So, naging governor siya of Metro Manila and then Minister of Human Settlements. Ayan. And me, with in yellow, kissing mommy, you know. I made the thesis, MA thesis on Imelda as governor of Metro Manila and Minister of Human Settlements. And in that context, Intramuros administration was actually created in the late 1970s to restore Intramuros to its old glory. Yan, tama yan. Yan. So, restore yung mga iba't ibang ng Intramuros. Now, of course, while they were restoring Intramuros, they drafted rules and regulations governing the development of Intramuros. Please look at that, the next slide. Ayan. But while they were doing that, no? Next slide, yung rules and regulations. Yan. Yan. While they were doing that, nakakatuwa kasi ang saya-saya, ang tawag dito? Ayun, yung mga PETA, nandun sila sa Fort Santiago. Nandun sa Fort Santiago yung PETA. Oh? Ano ba itong mga message sa akin? Nandun sila sa Fort Santiago, sa may Raja Sulaiman Open Air Theater. Dating barracks, doon dati nakulong si Rizal, ginawa nilang, doon sa Open Air Theater, ginawa nilang bastion yon of freedom of expression under the Marcos regime. Oh? Bakit? Kasi doon ginawa yung mga anti-Marcos play. So even during the time of the Marcos dictatorship, Fort Santiago was a place of heroism. It's really the bastion of freedom. From the time of our ancestors, Spanish time, American time, Japanese time, until the time of the dictatorship. While Imelda was actually reconstructing it. Oh? Sa harap-harap mismo ng administration. Oh? So, kaya nga yung reconstruction of Intramuros was actually a show of power of the dictatorship then. But it also shows us that we infiltrated Intramuros to fight for our freedom. And by the 1970s, late 1970s, Carlos P. Romulo, ayan, next picture, donated some money to reconstruct the Fort Santiago gate. At kaya ngayon, we can now enjoy what it looks like today, no? Na yung Fort Santiago as we know it today. This was me when I first visited 10 years old. At isa pang nung recent, alam mo, yung unang panahon, yung Fort Santiago, nung panahon ng 70s, 80s. Yan yung unang presidential car museum. Kasi yung mga rusted presidential cars, nari yan sa Fort Santiago. Oo. Tapos kung titignan mo, wala na yun. Nandyan na sa Quezon City Hall, Quezon City Circle. Pakibalik yung gate. Wala pa akong gate. Yan. Sige, next. Yan, yung gate. Yung gate ng Fort Santiago, ngayon, na nandoon ngayon, dati pong yan ay nandoon sa first campus ng LaSalle, De La Salle College sa Nosaleda Corner, Heran, which is United Nations Avenue. No? Corner, hindi UN Avenue. Anong street yon? Pedro Hill. No, Pedro Hill. Nasa may Paco. Oh, Heran, Corner Nosaleda. Dilipat nila yan sa Fort Santiago. So, kaya yung La Salle, actually, meron siyang piece of history. Yung gate ngayon ng Fort Santiago, yan ang gate ng unang campus ng La Salle. No? And then, of course, dati, di ko alam po nandito pa to, no? Akala ko dati tetano ito eh. Yung statue, Youth's Cry of Defiance pala yan, na puro kalawang na. At si Eduardo Castrillo pa lang gumawa niyan. The late Eduardo Castrillo, the great sculptor. No? Naakala ko dati ay tetano kasi nga nakalawa. No? Sana po makita natin ulit yan. At noong 1994, no, bumisita ako dyan. Ayan, sige nga, pakita nga yung picture ni Rizal yan with me. Ayan. And doon sa kung saan tinaas yung American flag for the first time in Intramuros, sa may Baluante de San Francisco Vieira. Next slide, yan. At bumalik ako dyan, lagi-lagi, hanggang nung lumaki ako. Diba, cute? At tingnan nyo mabuti itong picture na ito noong 1996. This is, I think, my second visit to Fort Santiago. Second.
third visit or fourth visit nung bata ko. Tingnan niyo yung nakunan ko sa taas. Doon sa may Baluarte de San Miguel, if I'm not mistaken, that's what they call it. Next. Yan. And then I returned there. My last return was last February. So beautiful. It was now full of lights. And the pinaganda pa ito lalo. So, you know, ang mga infamous administrators ay humihiram lang naman, hinihiram lang nila yung kapangyarihan nila. So, pag pinahiram sa kanila, pag ibinalik nila sa bayan, ano yung contribution nila? And I think napakaganda na nung contribution ng present Intramuros administration dun sa people are making it more interesting, yung mga pagpo-put up ng lights sa Intramuros at pinuntahan ulit ng mga tao, you can now relax there. So parang nafe-feel ng bayan, kanya yung Intramuros. Kinuha ng dayuhan, kapangyarihan ng Intramuros. Ngayon, ate ng Intramuros. Diba maganda na siya ngayon? Kaya ito, recent tour ko was during the time ng unang cases of coronavirus. No? Yung huling punta ko nung February. At marami nang pumipila. Ay, ngayon lang ako naka-experience ng napakahabang pila sa Fort Santiago na eventually nag-snake pa yan nung February. Pero with coronavirus now, nagpapahinga ang Intramuros sa sobrang dami ng visitors, sabi nga ni Sir Guilherme, we have other ways of remembering our history through Fort Santiago through hashtag travel from home. So share your photos of what you miss about most about Intramuros. Please, next slide. I have it there. And yes. And kaya nga, there are creative ways to remember and commemorate Fort Santiago through Lego and then through Minecraft. Ayan. Next. Ayan. So, but, to end, I would like to emphasize the concept of Gahum, which is our concept of power. No? So, whoever holds Fort Santiago ay siyang humahawak ng Gahum, ng kapangyarihan ng bansang Pilipinas. Kung sino may hawak sa Fort Santiago, next slide, siyang may hawak ng ginhawa ng Pilipinas. So yung ginhawa, yung mga Kastila, kung hawak nila yung kapangyarihan, Amerikano, hawak nila yung kapangyarihan, Hapon, hawak lang kapangyarihan. Pwede na lang ibigay ang ginhawa, pwede lang putulin ang ginhawa sa mga torture na ginawa sa Intramuros. Pinutol nila ang ginhawa ng tao. Pinatay nila yung mga tao. So, pero ngayon, through the Intramuros administration, na inaalagaan ng Intramuros, sino na ang may hawak ng kapangyarihan ng bansang ito? So tayo. Tayo na ang may hawak ng kapangyarihan. When we go to Fort Santiago, we celebrate that we are now free. That the Filipino people is now the master of our own destiny. Na kapag pumapasok tayo sa gate ng Fort Santiago na yan, hindi tayo natatakot, kundi tayo ay masaya. Next slide. You will see that the people are happy because ang Fort Santiago ay ating na. Dahil ang kapangyarihan ng Pilipinas ay nasa mamamayang Pilipino. Atin ang Intramuros, tayo ang Intramuros. Marami pong salamat sa inyong lahat. Nariyan pa ba kayo, mga kaibigan ko? Salamat sa lahat ng mga nagme-message, bumabate, ha? Maraming salamat po. Thank you, Shao, for the presentation. All right, we're now opening our floor to the audience for a round of question and answer. Yeah. So dito na po. I would like to remind everyone that you can raise your questions if you are in Zoom in the Q&A button in your lower screen, or if you are watching via Facebook Live, you can also ask your questions in the comment section below. Also, just to inform everyone, I am only going to read questions relevant to the presentation of Xiao Chua. Now, if you have questions to the Intramuros administration, please distinguish that.
please feel free to message directly any of our Facebook, any of our social media channels such as Facebook or our emails. Now, our first question is from Elton John Chua. Thank you, Professor and IA. Learning a lot. Muslim leader Raha Sulaiman led the Tagalog people before the Spanish invasion. Yes. For how long? Question mark. Clarification. You mentioned Japanese Hideyoshi aside from Lima Hong. Among other factors, was he one of the reasons why Intramuros was built? Yes, this is what we have. This is what we believe. Now, it was not clearly stated in the books. But if you're going to look at the year that Hideyoshi was writing letters from Japan to the Governor General na humihingi siya, nangingikil siya yung, nangingikil siya eh. So, that's why we believe na kung titignan mo, that was in the late 1580s, 1589, hindi eksidente na yun din yung panahon na tinatayo yung Intramuros. So, Vanni Biernas was able to connect that fact of history. Oh, by the way, Arancho, I also want to commemorate Carlos Celdran, who recently died, who gave Manila a very vibrant face. And we pay tribute because, alam mo, Carlos Celdran's image looms large. And he felt he left a void. But that void must now be filled by historians and other tour guides para dumami din yung mga katulad niya sa Intramuros. Thank you. Looks like we have a lot of questions for today. So yeah. Our next question is from Jelan ni Saji. Ano po ang nangyari sa movie na Hapis at Himagsik ni Hermano Puli na pinagbigahan ni Alger Abrenica? Bakit parang di na po siya naipalabas sa mga sinehan? Naipalabas po siya sa ilang mga sinehan pero dahil wala akong demand sa kanya ay ayaw pong kunin ng mga local theaters. Kaya pasensya na po kayo. Okay. Next question from Ms. G. Ilang taon ang ginugol upang mabuo ang buong Intramuros? Ang matandang istruktura dito at ilang taon na ito? Pinakamatandang istruktura daw? Yes. I believe well, yung old San Agustin Church, of course, was the oldest church in the Philippines. Pero tinayo yung walled part, yung mismong simbahan ngayon, ay, I think, 1600. So, pwede yan. Pero mas matagal dyan yung Baluarte de San Diego. And yung Fort Santiago mismo. Yan ang pinakamatagal na mga existing places sa Intramuros. And paano, gaano katagal ginawa? Now, again, napakagandang tanong kasi ang Intramuros po, Fort Santiago tinayo yan minsanan. Although in-improve yan from time to time. Pero yung mismong Intramuros, matagal yan. Ilang dekada yan na tinatayo, unti-unti. No? Unti-unti. At kaya nga makikita mo, iba-iba yung kapal ng pader. No? Two time. Now of course, baka mas masagot ni Vic kung ano yung eksakto. Pero I believe na mahirap siyang matansya eh. Kung kailan natapos yung mga actual constructions. Thank you. Itong susunod na tanong ay galing kay Gazelle Rain Ariate. Tama, Ariate. Is Intramuros qualified to be listed in UNESCO World Heritage? And if I may add, ano kaya yung pwedeng maging statement of outstanding universal value ng Intramuros? Well, ganito ano. I think some structures, I think San Agustin Church is part of the UNESCO World Heritage Site. So meron na. Pero yung Fort Santiago mismo, parang hindi pa, no? Pero ito yung ako, kung universal value siguro, not just, it's yung history of yung confluence of the East and the West. Yung storya ng East and West ay nagkita sa Fort Santiago. 'Di ba? And also yung enduring symbol of freedom. Kasi if you're going to talk about the Pacific War and Fort Santiago was a battlefield and the dying place of heroes of the Pacific War, which has universal significance to the history of the world, then Fort Santiago is very much qualified
I think. And also, of course, you look at the structure of Intramuros itself. I think qualified siya. But of course, we would leave that all to heritage people. Eh, mas alam nila yan eh. Baka kasi nagmamagaling lang ako kasi. Ang alam ko lang istorya. Pero yung heritage kasi, it's another thing. Thank you. This is from an anonymous attendee. Was there an update on the rules and regulations for Fort Santiago? And dagdagan ko na rin, if wala po po, what would you like to suggest? Well, ganito. Well, sa Fort Santiago, I'm not sure about the rules and regulations, but what I really wanted was for Fort Santiago, for poor people to actually have free entrance to Fort Santiago, which I relayed last August to our We Are Intramuros Young Students Conference to our administrator, Guilherme Acido. And you know, I almost cried when he sent me a picture wherein Bernard Romulo-Puyat, Guilherme, and Mayor, I think it was Mayor Isko Moreno, they signed an agreement wherein the Manila residents can now, poor Manila residents, can go to Fort Santiago and Intramuros for free. No? And sabi ko kay Guilherme, paano ba malalaman kung poor? Eh sabi ko, hindi. Tignan yung mga PPP IDs nila. No? At wag may PPP ID ka, libre ka na. Oh, eh, pinakinggan po ng ating administrador. Kaya, Sir Guilherme, I mean, I do hope you'll have you know, a few more years to serve for Intramuros because you, ikaw, hindi ikaw yung taong nakikita mo ang mahirap ay eyesore ng Intramuros eh. We have a community in Intramuros. The community in Intramuros makes Intramuros alive. I mean, if you're going to take out the community there, it's going to be a dead city. Intramuros is actually history of the Philippines then and now. Because you see there, actual people, real people, with carinderias and with houses, na people can, you know, if you're a tourist and you really want a taste feel of the Philippines from history to today, you can go to those communities. Diba? And now you've made them partners. Dahil yung mga hawker's nest ninyo, hawker's place ninyo, ay itinayo ninyo recently. Diba? So, I'm so happy that this is the steps that are being taken by our present Intramuros administration. With COVID-19, paano po natin ibabahagi sa iba ang mga aral na hatid ng Fort Santiago? I mean, ginawa na po natin ngayon. E di manood po ulit tayo, i-share po natin ang Facebook page na ito, ng Fort ng Intramuros Administration. Madami kayong matututunan, mga videos, mapapanood. I-like nyo po yung, subscribe nyo po yung YouTube page ko. May mga Intramuros lectures din ako doon. Kasi wala po tayong magagawa ngayon. Kami ni Alvin Campomanes, ni John Ray Ramos, gustong-gusto namin nagtutur ng Intramuros eh. Pero sayang. Alam mo, hundreds of times na ang pupunta sa Fort Santiago, I'm still excited every time I go in. I'm still excited. Fort Santiago is probably the most special place for me aside from my homes. That's why when I go to Fort Santiago, it's like heaven. It's like heaven to me. And we will miss it. But you know, post pictures, no? Read about it, no? You follow Vic Torres's page as well if you want, no? Ay, naka-private pala. But anyway, yan. Magtanong din kayo sa mga historians kung gusto ninyo and read books. Sorry. Maraming salamat po. Since Fort Santiago was already a fortress way before the Spaniards arrived, right? Were there anthropological, I think this person is referring to archaeological. Yes. Archaeological diggings done, and if there were, what artifacts discovered? Okay, yeah. Ganito. I'm not really sure about the archaeology kasi ayoko magmagaling dyan kasi hindi ko pa natanong. Pero there were some archaeological finds kung nasan ngayon yung mga ibon. Di ba sa Fort Santiago may mga ano, kulungan ng ibon? May archaeological find doon eh. No? Na, hindi ko alam kung tinakpan na or what. Pero Guilherme should investigate why nawala yung archaeological find na yon.
No? Kasi may ano doon, may mga bato na nakita doon noon. No? And well, it's kind of hard to dig in Tamuros now kasi you have to destroy the walls and you have to destroy the soil there, yung mga nakatayo na doon. So mahihirapan tayo. What they did before was in the 1980s after EDSA revolution, thinking that there was Yamashita treasure there, Charles McDougall had a secret deal with the government to dig Fort Santiago, and they did. They dug it. But what happened? Nag-cave in yung kanilang digging at may namatay na dalawang Pilipino. And that was terrible. No, na-booking tuloy sila. And imbis na archaeology, naloko lang din naman sila because of a lot of people were thinking that the Yamashita treasure were still buried here in the Philippines, which I doubt. Or historians doubt it. Okay, thank you. I would like to remind everyone that if you have questions for the Intramuros administration, please differentiate that. You are free to contact us in any of our social media channels or in any of our emails. Now, next question, sir. Avancho, wait lang ha. I forgot to specify in my lecture that actually Andres Bonifacio planned to occupy Intramuros and Fort Santiago in the first days of the 1896 revolution. Kaso hindi sila natuloy kasi hindi dumating yung mga ilang kasama nila. But and nahuli. There were 500 soldiers that were already with Bonifacio that were under Spanish officers. But they were mestizo officers, but they were caught before that can happen. So sayang, no? Kasi na-recognize ng mga tao na kung sino yung may hawak ng Fort Santiago, siyang may hawak ng kapangyarihan. Thank you. Ito pong tanong natin ay si Ludong, he or she's talking about si Ludong. Is it true that si Ludong was the old name of Intramuros? I don't know where it came from. I haven't heard of it. Maybe Victores has something to say, but I haven't heard of it. That I can tell you. I haven't read it. Thank you. Professor, evident na po na ang Fort Santiago was the target of colonial powers. Can you share about the influences, if any, of the British, Dutch, and Japanese to the historic value of Intramuros now? Well, for the Japanese, what they did there, I guess, the atrocities. Pero culturally, hindi naman din kasi sila masyadong nagbigay ng culture. The British were, the British as... Where the colonizers were more worse than the Spaniards because the Spaniards they wanted to influence culture. The British just want to get your money and your labor. So the British just actually ransacked Intramuros. Yeah, ang British, ang contribution nila, ay they ransacked Intramuros and they actually got some treasures that are still there with them during the time of the Spaniards. So yan ang kanilang. The Dutch were not able to, of course, infiltrate Intramuros, no? But the Dutch, yung ating episode with the Dutch, of course, the influence that could be said there, the events of the Dutch threat, was the Lanaval de Manila, which used to be in Santo Domingo Church, which was in Intramuros before the war. And as you can see, the Lanaval de Manila, the patroness of Quezon City now, was actually being processed around Intramuros, as you can see in the play Larawan, based on Nick Joaquin's play. So, yan yung isa sa mga parang influensya ng British ay yung Lanaval. Because, balikan lang natin kwento, dyan nagdasal yung mga soldiers na Espanyol at yung mga Pilipinong tumulong sa kanila to defend Manila. Nagdasal sila sa Our Lady of the Most Holy Rosary in Santo Domingo Church, which eventually, nanalo sila kahit na karang-karang yung kanilang mga barko, iilan lang silang, parang ang dami nung Dutch, tatlo lang silang barko, pero nanalo sila. So, they attributed to Our Lady of Lanaval, the Our Lady of Rosary of Lanaval. Noong British occupation, ano ang ginawa ng mga Ingles sa Fort Santiago at sa Intramuros? May malaking pagbabago ba sa pamumuhay ng mga tao? Well, I'm not an expert, baka
si Roel Pagunsan ang mas expert dyan kasi British occupation yan. Pero, what, I assume that they use Fort Santiago as their, well, what I can tell you is what I know, no? Again, sorry ako, hindi ko talaga alam ang lahat. Yan ay pag-amin ko. The more you read, the more you know that there is more to learn and that you do not know all of the things. You should have that humility. So, inaamin ko pag di ko alam. Pero sa British, yung isang butas doon, nakalimutan ko yung pangalan, si Sir Vic alam niya eh, nasa libro niya to. Yung butas doon, malapit doon sa kung saan huling kinulong si Rizal, yung El Capilla cell, yung parang pintuan doon, doon tumakas nung British occupation si Simon de Anda. So si Governor General de Anda, ano? Itigo Soledad. Yun. Soledad, ano? Soledad. So, Postigo de Soledad, no? Doon siya tumakas kasi nandun na yung Pasig River tapos papunta na ng Pampanga yun. So, doon siya tumakas at dahil doon, hindi na putol yung Spanish government, naging capital niya yung Bacoor, Pampanga. Bacolor, Pampanga. So, historic din yung Postigo na de Soledad na yun. Kabisado mo na, pare, ah. This is from an anonymous attendee. Again, in 2018, an art installation included Ultraman and Voltes 5 swords were displayed in Fort Santiago. What's your take on this? Doesn't this malign the rich history and culture of the place? Well, I know that they had pictures. Wala naman, hindi naman nila nilagay si Ultraman at si Magmaman doon eh. Naglagay lang sila ng picture ng Fort Santiago na may Ultraman at may Magmaman. Wala naman problema doon. It was an art installation. Everybody knew at that time that it was an art installation. So, I do not see it if they put something there that na parang they put something na nakakatawa doon sa mismong gate ng Fort Santiago, which was the iconic thing. Yan ang nakakatakot. No, nang hindi maganda. Pero naglagay lang sila ng picture na may ganun. Pero hindi talaga siya actual. So, it's okay. Now, ito, Ranchon, abangan natin. Ano? Kasi ayoko magkaroon ng Torre de Manila version 2. So, kailangan magkaroon ng batas na pinoprotektahan yung skyline ng Fort Santiago. Ito na, nag-a-appeal na ako sa inyo. Mga congressman, mga senator, aside from the ABS-CBN franchise, please, pass a law na pinoprotektahan ng skyline ng Fort Santiago. Kasi ho, nagsisimula na ho, yung mga Chinese sa Binondo nagtatayo ng condo. Oh? So doon sa part na hindi masyado doon sa bullseye sa picture yung Fort Santiago. Kasi alam mo, yun na nga lang eh, Manila is defined by a lot of places, but mostly Rizal Monument and Fort Santiago. Diba? Tapos magkakaroon ka ng building doon. May building ng konti eh. Huwag na lang sana bullseye doon sa may gate na sakto-sakto. So dapat pag-aralan yan ng mga eksperto na kung saan pwedeng hindi pwedeng magtayo na maaapektuhan yung Fort Santiago gate. Can we say that Hermano Pule planted the seed of Philippine Revolution against the Spaniards, his story was not really well written in our history books. Can we say he was an underrated figure in our history? Oh, definitely. You can watch a YouTube video in my channel. Please search for YouTube. Chow Chua. There's a Hermano Puli lecture that I made where I will explain that. No, yung kanyang he was one of those who planted the seed. Yes, he was part of the story. Of how the Philippine Revolution happened, no? Part siya ng continuum na yon, including Domingo Rojas, who is believed to have died in Fort Santiago. Professor Xiao Chua, ito po ay galing kay Jade Fortis Pulong Barit. Ano po ang magiging future ng Fort Santiago? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang pag-preserve nito? Sa original structure or magkakaroon ba ng modernization? Ano po sa tingin ninyo? Okay. Now, Fort Santiago, actually, I did not talk about a lot of the structures kasi hahaba tayo, no? The Fort Santiago gate in itself, I think will remain the same.
ang nakikita ko dito yung pagbabago na mangyayari ay doon sa bandang yung ano American barracks na tinatawag natin. The American barracks was being reconstructed now. Dati kasi nawasak yan nung war, tapos naging dilapidated. Ngayon gagawin siyang parang restaurant daw. Alfresco restaurant. Whatever that is, no? Kung totoong matutuloy yan. I don't know kung matagal ng plano yan eh, pero let's see. Let's see kung magkakaroon yan. Pero yun yung nakikita ko. Hindi ko alam, mukhang medyo kailangan ulit na i-repair yung Almacenes Reales, so yung Royal Warehouses, no? For, kasi dati ginagawa ng for the venues yan, no? Pero yeah, tuloy-tuloy. Yun ang the recent napakagandang modernization na ginawa ay tinanggal yung kasi ni Plaza Moriones. Tama, ano? Plaza Moriones ba yung tawag? Moriones. Yung in front of Port Santiago, di ba? Moriones po. Yeah, Moriones. So, yung Plaza Moriones, dati puro may garden doon na may Spanish flowers, mga ganung-ganung katsorbahan. Maganda naman din. Kaso, di ba, ginawa nung recently, ay yun, ha, may redesign para kitang-kita yung Port Santiago. Ang ganda, napakaganda nun. Tsaka may fountain pa. At tas nga, ang ganda ngayon. So, cleared space na siya, sarap magpalitrato. So yan ay part na the Fort Santiago's continuing story. Hanggat may bansang Pilipinas, kailangan i-preserve ang Fort Santiago. Hanggat may bansang Pilipinas, mahalaga ang Fort Santiago sa kwento ng mga Pilipino. Hanggat may bansang Pilipinas, mahalaga ang Fort Santiago sa turismong Pilipino. Do you think Itamuros must have its own tour guides? And if I may add po, speaking from experience, ano po kaya yung mga magandang quality na tour guides to specifically fit for Itamuros? Wow, that's a beautiful question. Well, I'll tell you what a tour guide that I don't like, okay? First, I don't like a tour guide na puro facts na hindi naman na iko-connecta sa kwento. So, if you're going to be a tour guide of Itamuros, it's really not, there are facts, yes, but info overload is not very good. Dati kasi info overload din ako. Kasi ano ako, nung bata ako, pasikat ako eh. Gusto ko alam ng tao na marami akong alam. Eh, pag tumatanda ka na, pagoda, cold lotion ka na. So, ang mangyayari sa'yo, napapaiklihin mo na yung sinasabi mo. Pero dapat nandun pa rin yung kwento. So, don't spoil the enjoyment of the visitors by having so much information. But, you tell the story. That's one. Kaya nga, okay si Carlos Celdran kasi hindi niya kinikwento lahat. No? Although, of course, there are some, may mga, hindi naman disagreements, pero may mga, siguro may mga, nung nagtutour siya, siguro may mga ilang perspective na sana na itama ng konti. But whatever it is, what we want is yan. Tour guides must be official. Well, of course, una, kailangan confident ka, no? Kailangan, ano ka, alam mo yung, nagbasa ka ng magbasa, pero kaya mo rin ilapit sa tao yung language mo. Hindi kayong masyadong pa-intellectual. No, yan, si Alvin Campomanes, napagaling na tour guide ng Itamuros yan, ano? Si John Ray Ramos, napagaling na tour guide. Now, should there be official? I don't know, ayoko, kasi pagka nagkaroon ng official guide sa Itamuros, ditanggal na ako ng tour guide, di ba? Pero, kailangan ma-weed out yung mga nagpapakalat ng disinformation, misinformation, at mga, ano to, conspiracy theories. At kilala sila sa Itamuros. Kaso because of our freedom of speech, hindi sila napipigilan. Meron akong kilala. Pero a lot of the tour guides in Itamuros are humble. Kailangan may humility kaya na hindi mo alam lahat. So you read, you learn. And when you know something na iba doon sa pinag-aralan mo dati, kailangan itama mo siya. At marami na ako na itama. Tulad ng sinabi ko kanina, may mga mali din ako sinabi noon na itinatama ako na ngayon with the new data. Ang next na question ay galing kay Judy Lau. How long did the Dutch colonize? So she's asking about, so if I can translate this, can you tell us more about the Dutch invasion of Manila? There was no Dutch invasion. I don't believe there was a Dutch invasion of Manila. There were threats, but there was no Dutch invasion. Only the British, the Spanish, the Americans, the Japanese were able to hold Manila, but not the Dutch. There were threats,
They were around, but they were not able to successfully conquer. How come nagkaroon po ng informal settlers sa Intramuros? Bakit hinayaan sa area? Beautiful, beautiful. Well, ganito yan. During the war, or after the war, all of the churches, schools, convents, all of them left Intramuros because Intramuros was such in shambles. Wasak na wasak ang Intramuros. So, iniwan nila, nagpuntahan ng Quezon City, kay Ateneo, ngayon, kita mo, nasa Miriam na, nasa may Katipunan na, no? Yung UST, nawalan sila ng campus sa Intramuros, lahat sila lumipat na dun sa, ano, kasi even before the war, nasa Sampaloc na sila eh. Santo Domingo Church, nasa Quezon City. Yung mga kolehiyo de Santa Isabel, lumipat na lahat yan, eventually, etc., etc. So, nagsilipatan sila. So, ang nangyari, napuno ng mga bodega at informal settlers. So, mga trucks, kasi di ba nandyan yung port area, so mga bodega, mga warehouses, mga ano informal settlers. So, dumaming sobra yung informal settlers sa actually yung area ng ano ngayon, yung area ng kung nasan ngayon yung ano, yung Casablanco ba yun? Ano bang Casablanco ba yun? Yung malapit sa San Luis, Plaza San Luis, Casablanco ba yun? Casablanco? Casablanca. Casablanca, Plaza de San Luis, yung White Knight, no? Yung area na yan, puro informal settler siya noon. Now, ito yung ginawa dyan. One day, si Gatpuno, dating Yorme, Gatpuno ang pangalan, Gatpuno yung title niya sa sarili niya, no? Gatpuno Villegas, Antonio Villegas. Pucha, talagang pinalayas niya yung mga ano, yung mga tao doon in one day. Walang warning, lumayas kayo tapos dinala sila sa mga truck, kung anumang gamit madala nila at dinala sila doon sa bagong si kung saan ngayon yung bagong silang ba yun, sa may Bulacan. So, nawala ngayon yung mga ibang mga informal settlers, pero eventually kahit nung tinatayo yung Intramuros, unti-unti nang nakabalik din yung iba. So, yeah, pero dati mas marami yun. Mas marami yun dati. Pero ngayon, medyo yun, kaya nga ano, may community na rin doon. Eventually, nakabalik din yung iba. O nagkaroon ng bago. Gazel Rain Ariati has a question for IA, but I'm going to translate it for you. Yep. What are your thoughts on ghost tourism in Fort Santiago? What can I say about ghost tourism? As long as they are clear that that is ghost tourism, why not? Diba? Eh ako nga, meron nga akong picture, hindi ko lang nilagay dito, ilalagay ko sana eh. Yung ano, yung may na-picturean na ano, nakalutang na Japanese soldier doon sa may dungeon. May na-picturean noon. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Meron daw talaga doon. Of course, if you believe in the spirit realm, you believe that there are spirits there. But, you know, as long as it's not a historical tour, the paranormal, whatever you call it, no, yung mga parang mga, ano yun yung mga may past life, Chorbanes, no, na Fort Santiago, meron daw parang may past life doon, mag-ano sila, no? Nandyan pa, ano, okay lang, as long as it's clear. Alright, that was our final question for today. But before I end this episode, Chow, do you have some final words? Yes. Well, of course, una sa lahat, I'd like to greet all my friends and all of you who commented. I cannot read all your names. But thank you for listening to me and Rancho here and to Guilherme and to Sheena. Angeli Miles Botiway, thank you for coming here with us and for sharing 1.5 hours of your time to know about Fort Santiago. But also, I hope that in discovering the history of Fort Santiago, you actually discover something about yourself, about our past, about you as being Filipino, yung pagka-Pilipino natin. May dahilan kung bakit ang Fort Santiago ang pangalawang pinaka binibisitang historical na lugar
sa Maynila ay sapagkat dito mo makikilala kung ikaw man ay isang Amerikano na ang Pilipino-Amerikano na hinahanap mo yung roots mo o ikaw ay Pilipino na gusto mong malaman yung roots mo, you will see the rise and fall, the rise and fall, the rise and fall again, and the rise again of our nation. So, maraming salamat Intramuros Administration. Salamat po Administrator Guillermo Acido at sa lahat ng nasa team mo. Thank you, Rancho. God bless us all. And again, tuloy-tuloy po ang ating kasaysayan. Tuloy-tuloy po ang kahit may pandemic, tuloy ang kasaysayan ng Intramuros at ng Fort Santiago. Padayon at mabuhay tayo lang. Maraming salamat po, Xiao Chua, and maraming salamat sa lahat ng nanood ngayong araw. If you have questions to the speaker, you can email him at any of his channels. I'm going to show it again. Yeah, show it. Yeah. So if you have any more questions, you can always contact our speaker directly through Instagram, Twitter, and through his website. And who would you like to be our next guest in our next episode? Tell us about it. You may contact us at research@intramuros.gov.ph. Again, thank you everyone for being with us here at the Intramuros Learning Session. And mabuhay, good day.